Ito si Ate Marisa, ang madilim na buhay na kanyang nakaraan. 10 taon siyang nakakadena at laging nasa madilim na lugar sa kanyang silong ng bahay. Nakakadurog ng puso nung aking itong maabutan. Pero sa aking pagtsatsaga at sa tulong ng mga sponsor, ng kanyang asawa, unti-unting nabago ang takbo ng buhay at pati bahay ay muling nabago. Nagkaroon muli sila ng pag-asa sa buhay, kaya naman lubos ako nagpapasalamat sa mga tumulong, sa lahat ng tumulong o nag-sponsor sa pamilyang ito kay Ate Marisa na 10 taong nakakadena. Ito ang kalunos-lunos na kalagayan ni Ate Marisa noon. Kaya nakatali si Ate Marisa dahil sa ito ay nananakit na. Ayan. Okay. Kaya po si Ate Marisa ay itinatali. Eh, minsan sinusumpong po. Ngayon lang po ulit siya sinumpong sa Ate Marisa. Oh. Ito. Oh, nananakit po. Dito na nga, eh, unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang pamilyang ito dahil ang kanilang bahay ay atin ang ipinapagawa at si Ate Marisa ay atin na rin pinapagamot. Kaya muli, lubos ako nagpapasalamat sa ating mga mahal na sponsor at lalong-lalo na sa hindi bumitaw na si Ate Divina. Ito noon ang sitwasyon ni Ate Marisa nung kasalukuyang ginagawa namin ang kanyang bahay. Nananakit siya at itinatali talaga ng kadena ng kanyang asawa. Labagman sa kalooban namin na siya ay itali, pero wala kaming magawa para na rin ito sa kanyang kaligtasan at sa kanyang kagalingan. Ito ang istorya ni Ate Marisa nung siya ay na sa depression pa, nananakit. Ayan, makikita nyo naman kung paano siya magwala, mga kababayan. At narito ang ating latest update kay Ate Marisa, ang 10 taong nakakadena. Pakinggan natin ang kanyang bagong istorya ng kwento. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lahat mga kababayan yan, gasolina po muna kami. Halagang 150. Punta po kami kay na ating Marisa ngayon. 1450. 1450. Dito ang isang sako, dalawang sako ako nito. ID 29. Ayun. Pakwan si Ate Marisa. Ayan. Dala na, doon sa loob. Sa loob dito. Ayan. Taka yan, isang karto na yan. Dala. Dalawa. Nay, aray oh. Lipit nyo aray. Ayan. Ang kahon. Pakwan. Meron pang pakwan. Sila ngayon. Ate Marisa. Kumusta Ate Marisa? Kuya Pong, kumusta? Yan po si Kuya Pong. O yan, grocery. Nasaan yung bigas nyo? O ito, ilagay nyo sa bangko yung bigas. O, maraming maraming salamat sa sponsor. Pabuktan mo kayo. Kababayan, ito na po yung ating napamili, no? Nandyan po yung ating pinamili
Galing po yan sa ating mahal na sponsor kay Ate Divina. Yan, Ate Marisa. Oh. Tingnan mo kung magkano yan, Ate Marisa. Resibo na yan. Oh. Yun. 1,805. Oh, yan yung napamili nating grocery nyo. Tsaka dalawang sakong bigas. Yan. Ang dalawang sakong bigas. Ah. Kahit pa paano, nakaano pa rin tayo dyan. Nakatawad pa rin tayo. 2-8. Bawas pa rin tayo kay Bonso. Ayan. Napasok yung dalawang bata. Wala palang pasok ngayon, ano? Yun po si Ate Marisa. Ito po yung ating update ngayon kay Ate Marisa. Ayan. Ayan, pinamili natin isang karton. At si Kuya Atok ito, magaling na rin si Kuya Atok, oh. Gwapo na, may trabaho na, Kuya Atok. Wala pang trabaho. Hindi ka ata naghahanap ng trabaho, eh. No? Hindi ka naghahanap ng trabaho. Wala pa siyota. Nako. Hanapan kita ng siyota, gusto mo? Eh kaso yung gusto nung show, yung babae doon yung gusto may trabaho. Ayan po mga kababayan, yung ating ano na pamili, no? Ayan. Sa mahal ng bilihin. Ayan, Ate Divina, may natira pa pong kaunting pera. Ibigay ko na po, ano, naggasolina rin po kami kanina ng halagang 150. Tsaka siyempre, pinasa-out namin yung sa GCash, may nakaltas din doon 60 pesos. At yan, may natira. Tapos bumili rin kami ng pakwan. Ate Marisa, ano masasabi mo sa iyong main sponsor kay Ate Divina? Salamat, marami. Si Kuya Pong, may trabaho sa si Kuya Pong? Meron, umabsent ngayon. Ah, umabsent ngayon? Oh, talaga. Ay, sabagay, Labor Day, kaya pa naman. Wala, ay, wala talagang pasok ngayon, manggagawa. Kasi Labor Day ngayon, Mayo a uno. Oo, ayan. Labor Day ngayon, kaya walang pasok si Kuya Pong. Ano, ating pamilya. O, masasabi mo, Kuya Pong, kay Ate Divina. Hindi tayo nakakalimutan. Hindi nakakalimutan kami. Ayan. Ito na po yung itsura niya. Malaki na. Yan. Taba. Anong tinatrabaho mo ngayon dito, Ate Marisa, sa bahay mo? Nag-uubos ng pinggan. Tsaka? Naglalaba. Ah, naglalaba na? Nagsasay ka ba? Ayos na. Balik na sa normal si Ate Marisa. Balik na sa dating buhay. Nagluluto na. Thank you, Lord. Thank you rin sa ating mga nagmahal dito sa pamilyang ito. Si nanay, oh. Thank you po sa mga nagmahal po sa pamilyang ito. Ano? At muli po nga nagkaroon ng pag-asa ang kanilang pamilya. Napagawan po natin ang bahay. Sa tulong po ng mga sponsor, yan. Maraming salamat po sa mga tumulong po sa mga sponsor. Kung mapapanood nyo po ito, alam ko po na alam nyo na kayo ay nakatulong dito. Ano? Hindi ko na po kayo iisa-isahin pa kasi ang dami po ninyong nagtulong-tulong sa pamilyang ito. Eh baka may makalimutan pa ako, magtampo pa kayo. Ano? Lalahatin ko na po kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa pamilyang ito kay na Ate Marisa na 10 years na nakakadena nung panahong ating inaalagaan. Sa loob ng 2 taon na pagtsatsaga namin at pagtsatsaga ng kanyang asawa at sa tulong din ng ating mahal na Panginoon, ito na po ang resulta ni Ate Marisa. Napakaganda po nung naging resulta ni Ate Marisa. Bumalik na po siya sa dati niyang buhay. Kumikilos na po siya ng normal. Kung ano po niyang dating gawain, ay ganoon na po ang kanyang ginagawa. Nag-aasikaso ng mga anak, nagluluto, naglalaba, nagsasaing, naglilinis ng bahay. Ayan po ang masasabi natin na ito po ay dahil po ito sa ating mahal na Panginoon at sa pag-aaruga po ni Kuya Pong nung kanyang asawa at ang kanyang kasambahay dito, si Nanay Antang at maging si Kuya Atok po ay okay na rin po dahil din po yan sa pag-aalaga din ni Nanay Antang kay Kuya Atok. Si Kuya Atok po, sa hindi pa po nakakaalam, si Kuya Atok po ay depression din po ng halos 5 taon o 6 na taon. Sa halos 2 magkapatid po sila noon na parehas na may depression. Kaya ngayon, napakaganda pong balita, ang inihahatid ko po sa inyo, na okay na po ang pamilyang ito.
No, at kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Ate Divina sa pinaka main sponsor po talaga, na talagang hindi po kami iniiwan. Hindi po bumibitaw sa amin si Ate Divina. Maraming salamat po. Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng siksikliglig at umaapaw sa mga blessing na ipinagkakaloob nyo, hindi man dito sa amin, sa iba pang lugar o sa iba pang inyong tinutulungan. Maraming salamat po. Gabayan po kayo ng inyong Panginoon kung saan man po bansa kayo naroroon. Maraming salamat po sa inyo talaga, Ate Divina. Ayan, sa lahat, siyempre, sa lahat ng sponsor. At ako'y lubos din nagpapasalamat sa kay Kuya Pong, dahil nga yung usapan namin na alagaan mo, huwag mong bigyan ng sakit ng ulo, huwag kang magpakita ng ganito kay Ate Marisa. Ang nagagawa niya, kaya si Ate Marisa po ay tuluyan po siyang gumaling ngayon. No? Ayan mo, kita nyo naman po ang resulta. Oh, yan po ang resulta. Ate Marisa, kay buti-buti ng Panginoon, no? Oh. Dahil ngayon, okay na, may pakwan ka na. Oh, pwede mo na yung bakit? Tikman natin yung pakwan mo. Ayan. Silipin natin yung bahay ni Ate Marisa pala. Tingnan natin. Ay, wala na pala yung ano niya, rinolium. Ubus na pala rinolium. Ay, sapin na lang pala yung nakita sa rinolium. Ako, wala na palang rinolium. Ayan. Ito po yung bahay na pinagawa natin, no? Sa tulong nga po ng mga sponsor. Oh, salamat po. Ayan, no? May dalawa po itong kwarto. Ito po ay palit lahat ng bubong at pininis po lahat natin. At pati lahat ng kahoy. Tapos dito po sila nagkukwarto naman ni Ate Marisa. May tulog ang dalaga. Ayan po, no? Ito po yun sila nagkukwarto ngayon. Yeah, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat-lahat po ng tumulong sa pamilyang ito talaga. Po ay lubos na nagpapasalamat. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo, sa inyong kabaitan, no? Ayan, nangangailangan pala ito na rinolium. Ayan. Ayan, mga kababayan, oh, baka naman po, no? Rinolium lang po. Ayan. Ayan, oh. Maraming salamat po. Yan, kumustahin natin si Kuya Pong. O Kuya Pong, halika muna, kumustahin muna kita. Ano, kumusta? Dito ka. Sa tabi ni Ate Marisa. Ayan. Kuya Pong, ito, kumustahin lang kita. Ako, unang-una, ako nagpapasalamat sa iyo, ano, sa pag-aaruga mo sa pamilyang ito, paggabay kay nanay. Hihingan lang kita ng isang kahit maigsing kwento. Shortcutin muna kung ano, kasi pag humaba pa, abutin tayo siguro isang buwan. No? Hihingan lang kita ng isang kwento kung paano mo inalagaan si Ate Marisa, para yung iba na may karanasan din na tulad ni Ate Marisa noon ay magkaroon ng idea kung paano nila aalagaan yung kanilang may depression na kapamilya. Ayan po si Kuya Pong, hingan po natin kung paano niya inalagaan si Ate Marisa, pamilyang ito. Yung pag-aalaga sa ganitong may problema, tiyaga at saka haba ng pasensya, yung pagsusumiga kahit ngayon, huwag bibigyan ng maging mainitin ang ulo, kailangan siya ay laging magiging masaya sa sarili para makita niyang iba yung takbo ng buhay, para dire-diretso yun. At magiging ganito ang resulta, magiging maganda ang buhay niya. At may problema, huwag mong papakita sa kanya. Basta may Diyos na nagagabay sa lahat. Yan, naging resulta. Ingat. Sa lahat. Ayan po si Ate Marisa, kita nyo naman ha. Okay, yun ha. Ayan, para magkaroon po kayo ng idea ha. Ano man pong problema, ay huwag nyo po ipapakita sa inyong pasyente, no? Sa ganun po, yung utak po nila ay ma-relax, no? Kaya ito, yung resulta, magaling na po si Ate Marisa, no? Ayan, tiyaga. Ay, kumustahin naman natin si nanay. Nanay, kumusta naman kayo? Ito, oh. Dati pa rin ano? Nagbabago. Oy. Nagtitinda pa rin ng walis. Oh, yun ang gusto ko sa inyo, nagtitinda pa rin ng walis. Pero tumaba kayo, hindi na kayo namamayat. Kaya lahat tumigil ako sa brado ang init. Mm-hmm. Hindi na ako nagtinda. Hindi na kayo nagtinda. Yan,
na mamapa na lang kahit pa paano. Yan. Basta kung sabi ko nga sa inyo, hanggat kaya, tuloy lang ang buhay kasi ang ating kasing sponsor ay hindi pang habang buhay, ano? Ang importante, tayo ay nabigyang muli ng pag-asa, no? O, kita nyo naman, o. Matagal na kayong hindi natutuluan. Kaya nga, o. Kita nyo, matagal na kayong hindi natutuluan ngayon ng ulan. Ayan, maraming salamat po, ano, yan. Sa inyong lahat. Tamis yan. Hindi yan putla. Maraming salamat po ng mga kababayan. Salamat din po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab, at sa lahat po ng sponsor. Sa viewers po ng Kalinga, maraming salamat po. Alam mo po, nung kapanahon ng una, ang viewers ng Kalinga ay nakasubaybay po sa akin dito kay Ate Marisa. No? Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong kay Ate Marisa sa pamilyang ito. Maraming salamat po. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na po kayo maisa-isa. Baka may malimutan pa ako. Lahat na po kayo, ano. Special mention syempre kay Ate Divina. Maraming salamat. At talagang hindi kayo bumibitaw sa amin ni Ate Marisa. Sana po patuloy kayong andyan. Patuloy nyo kaming magabayan. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo talaga na. Siksikliglig at umaapaw na blessing na pinagkakalog niya sa ating mga kababayan. Sana po ma-share niyo ang aming video para nang sa ganun po ay makarating po sa iba katulad ni Ate Marisa na meron pong depression na ito na po yung sitwasyon niya ngayon at gumaling na. No? Sana po ito'y maging daan para doon sa iba. Maraming salamat. And shoutout po pala no kay Nathan Cute Vlog, kay Kuya Raul Luna Dillo. Saka siyempre kay Del Cabarle, shoutout din kay Atiler Matanaka, maraming salamat din Atiler Matanaka. Alam po lagi ka rin andiyan, nakagabay kung ano man ang aking ginagawa. Maraming salamat po Atiler Matanaka. At sa lahat ng OFW, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan, kung saan man po kayong bansa naroroon. Sana po ay gabayan kayo dyan, habang malayo kayo sa pamilya. Sana gabayan ko kayo ni Lord dyan, at lagi rin kayo mag-iingat. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Kasado Tayo Vlog. Nagsasabing, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ang paggawa ng mabuti, papuri ang magiging biyaya. Bye-bye. Wala mga kababayan, ha? May sakli pa po sila na 728. Pero ito ay 750 yung ibibigay ko sa iyo. Mag-abono pa ako ng konti. Ayan po. Hanggapin mo yung sukli. Oh, ang sukli kasi sa lahat ng ating pinamili ay 728. Ngayon 750 yan. Dinagdagan ko na para mabuo. Nang 750, abono tayo ng konti. Maraming salamat po. Pandagdag pang biling ulam. God bless po sa inyong lahat.